and today's video is how to remove watermark in KineMaster. Yung KineMaster guys is makakapag-remove ka ng watermarks doon. Pero may mga tricks na dapat mong malaman kung paano mag-remove ng watermark. So ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko dati na hindi pa ako nagbabayad sa KineMaster kung ano yung ginagawa ko para ma-remove yung watermark. Pero minsan tinatamad ako kaya minsan yung iba kong video is may watermark kasi pag ni-remove mo yung watermark sa KineMaster is dalawang beses ka mag-e-export. So, dalawang beses ka mag-e-export. Pero kapag member ka at nagbabayad ka sa KineMaster is one time ka lang mag-e-export. Then, automatic na yon na wala siyang watermark. So, ayan guys. Pero, syempre, hindi naman lahat tayo is gusto magbayad. Lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang sa YouTube, sa videos. Yan. Kung ako nagbayad ako guys kasi tingin ko wala akong masyadong time mag-edit. So, mas madali sa akin kung isang export lang, hindi na ako magdodoble pa. Pakita ko sa inyo kung paano mag-remove ng watermark na walang bayad. First guys, gagawin natin is hanapin natin ang Play Store. Yan. Then, sa Google Play, i-type natin ang KineMaster. Ayan, meron na siyang KineMaster. Search na lang. Ayan. So, ako kasi guys, is na-install ko na siya. Bali, ang gagawin natin is i-open na lang natin. So, ito yung KineMaster Pro Video Editor. Open natin yan kasi meron na ako. Then, ito na yung mga video na nagawa ko. Yan, sa KineMaster. So, sa KineMaster, meron dito tatlong para siyang orange na red. So, dito tayo sa gitna. Click natin yan. Then, yung 16:9. Then, hanap tayo ng sample video. Yan, hanap. And, meron na tayong video dito. Bale, pupunta tayo ngayon sa audio. Yan. Then, sa audio, para ma-remove natin yung watermark, pupunta tayo dito sa may parang bahay siya. Yan. Click natin yan. Then, sa gilid is may nakalagay na music, sound effect, and muster. So, ipipindutin natin yung muster. So, ayan. Hindi ko alam muster babasa dyan. Yan, basta muster yan. Muster plus KineMaster. We are pleased to partner with muster to bring your complimentary professional music for your YouTube videos. Use any of this track and the KineMaster watermark will be removed for free when you're sharing on YouTube. So, ang sabi dyan guys is kailangan natin itong gamitin. Ito mga to. Isa sa mga toy dito is kailangan natin gamitin para mawala yung watermark. So, ito guys is na-install ko na yung pinakaunahan. Ayan, nakalagay install. So, ito yung gagamitin natin yung na-sample. This is the moment. Ayan. So, extra tayo. Yan, hanapin na natin ngayon yung this is the moment dito sa music asset. I-click nyo lang yan. Then, ayan guys. So, ito yung this is the moment. I-click natin. Ito yung sound niya. So, ayan. And so, i-click na natin yung plus para meron na dyan sa video. Then, yung check. Yan. So, meron ng sound dyan. Ito na yung this is the moment sa video na sample. I-click natin yung play. Kailangan mo gamitin yung isa sa mga audio na nandoon.
So, ang ginawa ko is kinat ko siya ng napakaliit para hindi marinig. So, pag pinay mo na yan, hindi mo na mapapansin yung sound. Yan. So, wala siyang sound. Pero nandun naman, naginamit mo naman siya. So, after nyan, i-export na natin yan. Ito siya, guys. Yan yung iginawa natin. Then, export. Yan. Export mo lang yan. So, ang kagandahan sa ginawa natin, guys, is yung sound niya, hindi mo naman siya maririnig. So, pwede mo pa rin siyang i-upload sa YouTube mo, sa videos, sa YouTube videos mo na ginawa. Kasi, ang nakalagay niya dito, guys, is for personal lang. Hindi siya for commercial use only. Pero, hindi naman maririnig yung inyong sound na ginamit. So, magagamit mo siya as a commercial videos. Ayan. Mas mag-agree ka lang. Yan. Then, wait ka lang for export. Yan, wait lang tayo. Wait lang natin yan. Then, after nyan, guys, is, ano tayo dito? I-ano na natin siya sa YouTube. Then, meron na ulang yan. Thank you for using my second video. Agree again. Yan, so yan naman. Remove watermark naman siya. Yan, so i-remove na yung watermark. Yan, so okay na. Ayan, i-upload na natin siya sample sa YouTube. Yan, wait lang tayo. So ito siya, guys. Yan. So upload lang natin yan. Wait lang. Click natin yung, ano niya, kung wala siyang watermark. So, ayan guys. So, ready po. Watch na YouTube. Then, yung latest na aking in-upload is this one. Ayan. So, i-click natin. Tingnan natin kung wala siyang watermark. So, ito guys. Makikita nyo, wala siyang watermark dito sa itaas. At kahit saan, walang watermark. So, ganun lang guys ang pag-remove ng watermark. So, hopefully na may natutunan kayo kung paano mag-remove ng watermark sa KineMaster. Guys, thank you for watching and don't forget to subscribe on my channel.